Kaya sa mga bago pa po sa amin channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. At atin na pong simulan na ipakita sa inyo mga talata na kanilang paboritong gamitin. Una sa kanilang paboritong gamitin, ito nakalagay sa Marcos 2:27-28, kung saan ay ganito ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, ginawang sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng sabat. Okay, so kung paano yan sagutin, ang talatang ginagamit nila, panoorin nyo mabuti ang video na ito at i-take note nyo po kung paano din sasagutin ang naturang talata. Okay, paano ba sagutin ang Marcos 2:27-28? Kapag ginagamit nila ang Marcos 2:27, ito ay kanilang itinitigil. Sa pagganito pagkakasabi, no, sa ganito sabi nila na sinabi niya sa kanila ginawa ang sabat ng dahil sa tao, tapos agad silang mabibigay agad ng konklusyon. Sabi nila dahil ginawa ang sabat para sa tao, kaya ang tao ay kailangan talaga magsabat. At dahil ang sabat ang naibinigay sa tao ay Sabado, sabi nila kagad kaya ito ay kailangan Sabado, hindi pwede yung Linggo. Pero may karugtong po yan ng tao ng ang at di ang tao ng dahil sa sabat. Para mas maliwanag, mas maganda basahin natin yung easy to read version kung saan ay ganito ang pagkakasabi. Then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Kung unawain mo yung naturang talata, ang Sabbath day ay ginawa para tulungan ang tao. Ginawa ang Sabbath day para tulungan ang tao. Yung mga Kristiyano, ang ginagawang Sabbath day ng mga Kristiyano ay yung Sunday. Ang Sunday is the Christian Sabbath. Kung yan ay ating babasahin dito sa Paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the episodes of the New Testament and upon the Revelations, Volume 2 by Thomas Pyle. Ito ating mabasa sa Revelation chapter 1 verse 10. Ang sabi ganito, during my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner, on a Sunday, which is our Christian Sabbath. First, I hear a voice more than human, someone like indeed, but far exceeding that of the loudest trumpet, summoning me as it were to give due attention to what I should now hear and see. Ang sabi dito, was made to me in the following manner on a Sunday, which is our Christian Sabbath. Sa madaling salita, yung Linggo, yun ang ating Christian Sabbath at nakakatulong sa atin yan. Bakit nakakatulong? Guys, sinasabi sa Marcos 2:27, then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. Ang Sabbath day is the day of rest, was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. So yung karugtong, hindi ginawa ang tao para sa Sabbath, o hindi ginawa ang tao dahil sa Sabbath, ang meaning pala doon, people were not made to be ruled by the Sabbath. So yung ginagawa nila na ipinalilitaw na kailangan natin sumunod sa Sabbath, yon ay salungat sa sinasabi dito sa easy to read version. People were not made to be ruled by the Sabbath. Ang tao ay hindi ginawa
para mapasa ilalim ng Sabat. Pero ang tinuturo sa atin ng mga Seventh-day Adventist ay yun daw ay ano ay kailangan daw natin sumunod, kabaligtaran sa tunay na sinasabi ng Biblia. Ngayon, dito naman po tayo ngayon sa Marcos 2:28. Dati sinabi dati ni Giliar Pacanya, kung si Kristo ang Diyos, ang Panginoon sa araw ng Sabado, sino ang Panginoon nyo sa araw ng Linggo? Gamagaling yan. Easy to read version pa rin ang ating babasahin. Tuloy lang natin. So the Son of Man is Lord of every day, even the Sabbath. Tanong, sino ba ang Panginoon sa araw ng Linggo? Ang Son of Man na si Kristo. Bakit? Ang sabi dito, so the Son of Man is Lord of every day. Of every day. Ano ba ang context ng talatang ito? Si Kristo ay Panginoon sa lahat ng araw, kahit pa sa araw ng Sabbath. So, nangingibabaw siya. Ang problema lang sa mga Sabadista, binabaliktad nila. Ginagawa nila si Kristo na nasa ilalim ng Sabbath. Hindi pwedeng siya ay nasa ilalim kasi siya ay Panginoon kahit sa araw ng Sabbath. Ginagawa ng mga Sabadista, binabaliktad nila. Kaya kapag ginamit nila sa inyo ang Marcos 2:27-28, ganun lang kung paano ito sagutin. Ngayon, lipat naman po tayo ngayon sa kanilang paboritong gamitin, ang Lucas 4:16. Ang mga SDA, paboritong gamitin ang Lucas 4:16. Pare-palo taon nila, ipalitaw nila na si Kristo ay Sabadista. Na si Kristo ay sumusunod sa araw ng Sabado. Narito ang sinasabi sa naturang talata. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ang kanilang interpretation dito, si Kristo daw, Sabadista. Mali. No? Kung titinan ninyo ha, pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. So siya ay nagpunta sa Nazaret dahil doon siya lumaki. Ano ba ang relihiyon ng Nazaret nung siya ay ipinanganak doon? Siyempre, ang kanilang relihiyon, Judaism. At pag sinabing Judaism, it is not a Christian religion. Next, gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat. So, nakaugalian ni Kristo simula ng kanyang pagkabata ang pumasok sa sinagoga. Yang tanong, nandoon ba siya para sumamba o para magbasa ng kasulatan? Siyempre, nandoon siya para magbasa ng kasulatan. Upang turuan ng mga Hudyo na makinig salita ng Diyos, nandoon siya, nagbabasa, no? Ang problema sa kanila kasi, nilalagay nila ng term, sumasamba. No, siya ay nandoon para magbasa. Ngayon, kung sa pagsamba naman, direct siya sa Ama, hindi siya nakikihalo sa mga Sabadista. Ang nandoon siya para magbasa. Pangatlo, ang pinapasukan niya dyan, sinagoga. Nakita nyo? Ang sinagoga, nandyan na, bata pa siya. Sa madaling salita, hindi siya ang tatag ng relihiyon na mayroong sinagoga. Bakit? Ang iglesia ang kanyang tinatag, ginawa niya noong 30 years old na siya. Ngayon, eto naman ngayon, sinagoga. Ang tanong, ano ba ang sinagoga? Okay, ang sinagoga ay ang simbahan
ng Judaism. Kung ating babasahin yan dito sa Cambridge Dictionary, ay ganito ang pagkakasabi. Synagogue, a building in which people of the Jewish religion worship and study. Yan na, a building in which the people of the Jewish religion, sa madaling salita, hindi yan relihiyon ng mga Kristiyano. Yan ay relihiyon, ng mga Judaism. Ngayon, atin naman puntahan naman, ang Judaism ba ay simbahan ba ng mga Kristiyano? Tanungin natin sa ChatGPT. Ang sinagoga ba ay bahay sambahan ng mga Kristiyano? Sagot, hindi. Ang sinagoga ay hindi bahay sambahan ng mga Kristiyano. Paninton magbugbog ba? Klaro istorya, paninton mo. Ang sinagoga ay pangunahing lugar ng pagsamba, pag-aaral at pagtitipon ng mga Hudyo. Sa mga sinagoga ay sinasagawa mga panalangin, pagbabasa ng Torah o banal na kasulatan ng mga Hudyo at mga talakayan tungkol sa relihiyon at batas ng Judaismo. Ang bahay-sambahan ng mga Kristiyano ay tinatawag na simbahan o church. Kung saan sinasagawa ang mga misa, ay pasensya na. Ang simbahan pala ng mga Kristiyano pala may misa. Ang Seventh-day Adventist, walang misa. Okay? Walang misa. Serbisyo at iba pang gawaing pangrelihiyon batay sa pananampalatayang Kristiyano. Bagamat magkaiba ang kanilang relihiyon, may mga kasaysayan at doktrina sa Judaismo na nagkaroon ng impluwensya sa Kristiyanismo. Halimbawa, si Jesus at ang unang mga alagad ay mga Hudyo, minsang nagturo o nagtipon din sa mga sinagoga. Ngunit sa kalaunan, humiwalay ang Kristiyanismo mula sa Judaismo at nagkaroon ng sariling mga kaugalian at istruktura ng pagsamba. Ano raw? Nagkaroon sila ng sariling kaugalian. Hindi na nila ginagamit ang kaugalian ng mga Judaismo na basyadong istrikto sa Sabado. Bakit? Nagkaroon sila ng kanilang sariling kaugalian. Sa madaling salita, hindi nangungopya sa Judaism. Yan. So yan isa sa mga batayan natin kung paano sagutin ang Lucas 4:16. Ang Lucas 4:16, ang sinagoga tinasabi diyan ay bahay sambahan ng Judaism, hindi ng mga Kristiyano. Eh yung mga pumapasok daw kunwari sa Seventh-day Adventist at sinasabi, ginagawa namin na ginagawa ni Kristo na nananaginip lang kayo ng gising. Ha? Never kailanman ginawa ni Kristo na tuwing Sabado nasa Seventh-day Adventist Church. Wala. At kung talagang sinusunod nyo siya, ba't di nyo gawing pumasok sa sinagoga? At sad to say, simula ng maitatag ang Seventh-day Adventist Church, hanggang ngayon, walang nisa mo sa kanila na nakaugalian ang pumasok sa sinagoga tuwing Sabado. Wala. But course, mayroon silang sarili nilang paraan. Saan sila papasok? Sa kanilang mga local chapter. Okay. So, move naman tayo ngayon sa isa pa na kanilang paboritong gamitin. Itong sinasabi sa Revelation chapter 13, verse 18. May mga kapuntos, doon naman tayo ngayon sa kanilang Revelation 13:18 na kanilang paboritong gamitin. Ayon po sa mababasa, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666.
Mas maganda at ipakinggan kung paano yan papaliwanag ng isang aktwal na sabadista, si Roy Tundag. Matod pa din eh, at masahon mga igal Legzon. Ang ingon ang Biblia, ang makasabot sa tanang mga sambingay, mga prophecy sa Biblia, maulamang ang mga maalamon. O ang mga maalamon, only the Seventh Day Adventist Church. Nga naman, kaysa tanang pundok sa bukalibutan nga Christianity, Christiano Ikson, maulamang ang nagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Oh, yun, kaibangan yun. Oh, yung totoo yun. Lata naman eh. Lata naman eh. Sana si Roy Tundag sana, huwag kalimutan sinasabi sa Santiago dos Jays, ang nakalabag sa isang utos ay nakalabag sa lahat. Walang Seventh-day Adventist na hindi nakalabag sa ikawalong utos. Yan ha? Lahat ng mga Seventh-day Adventist nakalabag sa ikawalong utos. Kaya huwag mong sasabihin na kayo lang sa mundo ang tumutupad sa kautusan. Pag sinabing tumutupad, dapat tuparin lahat. Eh, kaso nilalabag yung isa, yung ikawalong utos, basahin mo na kung ano yun. Sige, pagpatuloy naman natin. Asa mabasa, Ikson? Ha? Nga ang maalam lamang ang magkasabot, Ikson, sa pulong sa Biblia. Nyara, Ikson, Pinadayag 13, versikulo 18. Oh, yan. Ang sabi niya, saan daw mababasa na ang may karunungan lamang ang nakakaunawa sa propesya, Revelation 13:18. Ha? Ano raw? Ang may karunungan lamang ang makakaunawa sa propesya, Revelation 13:18. Yun daw sinasabi. Ha? Ating ang muling basahin sinasabi sa Revelation 13:18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya ay bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ang tanong, kaninong karunungan ba ito? Ha? Kaninong karunungan ba ito? Pakinggan muna natin kung paano yan papaliwanag ni Roy Tundag. Ingon ng Ginoo Ikson, no? Oo, sa inyo sa Ginoo. Why laing magkasabot sa propesya, makasaysayin ini, only lamang sa mga malamon. Kinsa ni mga malamon, kagtong nahadlok sa Ginoo ug nagtuman sa iyang kasuguan, mga igala, mag-insunan. Ang sabi ni Roy Tundag, ayon sa ating binabasa, ano daw ang sinabi ng Panginoon? Ang makakaunawa naman ng propesya ay yun lamang may karunungan. At sino ang may karunungan? Yun lamang tumutupad sa mga kautusan. Ha? Anong nangyayari dito? Ba't nag-i-interpret ito? Mali naman. Nako, mag-i-interpret sana. Yun naman sana hindi palpak. E palpak ang interpretation eh. Tuloy natin. Muna ingon diri sa 13:18 binadayag. Ania ang kaalam. Itugot kaniya nga adunay salabutan sa pag-ihap sa numero sa mapintas nga mananap kay kini mao ang numero sa usa ka tawo ug ang iyang numero 666. Unsa koneksyon? Ang makasabot lang kuno niining numero sa tawo nga 666 makakwintan ini kaning mga propesya igsuon, mga simbolikal nga mga proseso sa Biblia sa tagna. No? Walay lain nga makasaysay niini gawas lamang sa mga taong maalamon. Kinsa ang mga taong maalamon? Kadtong mga taong nagmadlukon sa Ginoo. O kinsa ni mga taong nagmadlukon sa Ginoo? Kadtong mga nagtuman sa kasuguan sa Ginoo. O kining mga nagtuman sa kasuguan sa Ginoo, ang Dios mismo magahatag og kaalam niini mga tawhana. O siya lamang ang yatagan sa Ginoo sa pagsaysay sa mga tinagong butang sa propesya sa tagna. Ayun. So, ito na yung liko-liko effect. No, liko-liko effect na ito. Sabi niya, ayon dito, ang may karunungan lamang ang makapagpapaliwanag ng propesya. Bakit? Sino ang may karunungan? Iyon lamang na matakutin sa Diyos. Sino ang matakutin? Yaon lamang may karunungan. Sino ang may karunungan? Yaon lamang tumutupad sa kautusan. Kaya sila binibigyan ng karunungan ng Diyos para kanila ipaliwanag ang propesya. Eh kaso palpak itong mga SDA eh. Ha? Sino bang SDA ang hindi nakalabag sa ikawalong utos?
na huwag kang magbintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Ano ang ano yung post ni Roy Tundag? Basahin natin yung post ni Roy Tundag, ano? Mayroon siyang pinost na screenshotan ng ating mga kasamahan. Post ni Roy Tundag, ito. Yan, no? Ito yung ano ni Roy Tundag. Tingnan niyo ha. May salabutan daw. May salabutan. Tingnan niyo tong dalawang ito. Nagbangaya nga tong dalawang ito eh. Si Rinky Mikakuta at saka si Roy Tundag mismo. Sabi ni Roy Tundag, tubag sa pangutana. Constantine the Great, mao ang matuod nga founder sa Romano Katoliko. Teka. Sabi, sino daw ang founder ng Romano Katoliko? Sabi niya, Constantine the Great. Tanungin natin kung totoo ba yan na si Constantine the Great ang founder ng Romano Katoliko. Okay, tanungin natin si ano? Si ChatGPT, ano? Okay, tanungin natin siya. Totoo ba? Totoo ba na si Constantine the Great, Constantine the Great, ang founder ng Romano Katoliko? Ano ang sagot ni ChatGPT? Hindi totoo! Ha? Ano daw? Hindi totoo na si Constantine the Great ang founder ng Romano Katoliko. Ang Romanong Emperador na si Constantine the Great ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit hindi siya ang nagtatag ng simbahang Katolika. Palpak! Ha? Palpak dito si Roy Tundag. Sa madaling salita, walang karunungan ng taong yan. Ha? Sa madaling salita, hindi nabiyayaan ng karunungan ng taong yan. Palpak eh. Sobrang palpak. Ano pa? Ano yung nangyari? Yung isang kalaban niya, Rinky Mikakuta naman. Butang eh. Butang eh. Ano sabi niya? Pangutana, kinsay founder sa Roman Catholic Church? Tubag, si Pope Gregory. Oy! Si Pope Gregory daw. Sumala sa libro sa Roman Catholic Church nga atong mabasa sa post. Ha? Ano daw? Pope Gregory daw. Ano daw? Kailan doon itatag? 590 AD pala. Bakit sinabi ni Bresi Balansag? Ha? Bakit sinabi ni Bresi Balansag na ang Romano Katoliko daw, andyan na ang Papa si taong 538 AD. Eto. Since ang tatlong sungay ay nagre-represent sa mga karian, ito yung mga karian na nawala. Ito ay walang iba kundi ang Heruli, Vandals, Ostrogoths, at ito ay nangyari during until 538 AD. Iyan. Ang sabi ni Bresi Balansag, 538 AD na bunot ang mga sungay. Sinong bumunot tayo ayon sa propesya? Sino ang bubunot doon? Ang bubunot yung Little Horn. Sino daw ang Little Horn? Yung Papa C. Kaya pakinggan naman ninyo kung ano ang sinabi naman nitong si Edwil Hortaleza. Siya po ay among the 10 horns. At siya po ay lumitaw after 476 AD. O ayan. Lumitaw daw ang Little Horn na siya daw ang Papa C for after 476 AD. Siya po ay among the 10 horns. At siya po ay lumitaw after 476 AD. At sabi naman ni Bresi Balansag na bunot at tatlong sungay at tinanggal doon ni Little Horn noong 538 AD. Since ang tatlong sungay ay nagre-represent sa mga karian, ito yung mga karian na nawala. Ito ay walang iba kundi ang Heruli, Vandals, Ostrogoths, at ito ay nangyari during until 538 AD. Ngayon, ito namang si Rinky Mikakuta, sabi naman niya 590 AD na itatag. Paano nangyari yun? Ha? Kanya-kanyang baliwanag.
Yeah, no wonder bakit si Cesar Miano takot talakayin ang Daniel 7:25. Ganon din si Alfie Haba. Takot silang talakayin ang Daniel 7:25 kasi kanya-kanyang sagot. Ha? Kanya-kanyang sagot ang mga Seventh-day Adventist. Ano ba talaga totoo? 590 AD na itatag? Kung 590 AD na itatag, yan ba sinasabi niyo may karunungan? Ano sabi ni Roy Tundag? Only the Seventh-day Adventist lamang ang merong karunungan. Lelang mo! Ano daw? Only the Seventh-day Adventist lamang ang merong karunungan daw. Eh, mali-mali mga sagot nyo eh. Ha? Yan ay isang patunay na itong si Roy Tundag na naginip ng gising. Yan kung ako ba sa iyo, Roy Tundag, alam mo na ano kailangan mong gawin? Baba na naman. Masyado ka nakasinghay eh. Ha? Dahil sa sobrang kahay mo, feeling mo, alam mo. Ha? Pero ang totoo, hindi. So I think, panahon na para ikay bumaba. Ha? Baba na lang, Roy Tundag. Mali ang paliwanag mo eh. Sabi niya, ano daw yon? Tingnan nyo ha, pakinggan at ituloy si Roy Tundag. Pero makita nyo talaga na walang karunungan ang Seventh-day Adventist. Si Kinsa ang magtudlo o teacher igsuon sa mga Adventist igsuon, sa Seventh-day Adventist Church, nga makasaysay sa mga tinagong butang sa tagna igsuon. Juan 16, versikulo 13, ikaupat nga butang. Ikaupat nga butang igsuon nga nung ang Seventh-day Adventist Church lamang ang nagdalas kay maturan, tungod igsuon kay ang mga Seventh Adventist Church nga nagbadloko sa Ginoong Tomas kasuguan o nagkabaton sa kaalam igsuon sa pagsaysay sa mga propesiya sa tagna sa Biblia. Tungod kini kay ang among magtutudlo mao ang balaang espiritu sa Dios igsuon. Ay naku, matinding blasphemy ang sinasabi ng taong ito. Huwag mong gagamitin ng Holy Spirit na sinasabi binabakapan ka pero ang sagot mo naman palpak. Bakit? Sino ba talaga ang tunay na nagtatag ng Romano Katoliko? Balikan natin yung kanilang ano ni Rinky Bicacuta. Sabi ni Roy Tundag, si Constantine the Great. Sabi naman ni Rinky Bicacuta, si Pope Gregory. Ay, mas maganda ating tanungin si Chad GPT. O yan na. Chad, sabi ni Chad GPT, mali si Roy Tundag. How about si Rinky Bicacuta? Totoo ba na si Pope Gregory? Ha? Pope Gregory ang founder ng Roman Catholic? Tingnan natin. Anong sagot? Tingnan natin ha, anong sagot ha? Hindi rin totoo na si Pope Gregory. Ha, kilala bilang Gregory the Great, ang founder ng Roman Catholic Church, tulad ni Constantine the Great, mahalaga ang kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit hindi siya ang itinuturing na natatag na simbahang Katolika. Tingnan mo, wala sa dalawa ang tamang sagot. Tapos sasabihin ni Roy Tundag, may karunungan sila. Ha? Gagamitin ba naman ang banal na espiritu sa kanyang kasinungalingan? Matindi ka? Matindi ka sa blasphemy? Ha? Roy Tundag, wag na wag mong gagamitin ang banal na espiritu kung magsisinungaling ka lang sa mga tao. Matinding blasphemy yung ginagawa mo. Ha? Matinding blasphemy yan. Kilabutan ka sana. Yan, no? Kalibutan. Kilabutan ka sana, Roy Tundag, sa mga ginagawa mo. Gagamitin mo ng Holy Spirit? Parang ano sa'yo? Eh, kalukohan yung mga pinagsasabi mo? Inan nyo? Wala sa dalawa ang tamang sagot. Huwag nyo sabihin sa akin, yung AI ay mali, kayo tama. Eh, ba't magkaiba? Iba kay Rinky Bicacuta, iba rin sa'yo. Eh, huwag niyo sabihin sa akin,
Hindi kasi kami nag-usa. Mali yun. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Yan ay isang patunay ng Seventh-day Adventist. Palpak talaga. Palpak talaga. Oh. Sasabihin nyo sa akin na may karunungan kayo. Ano? Si Brinky Mikikuta. 590 AD daw na Romano Katoliko. 590 AD. Sino ang natatag? Si Pope Gregory. Tinanong ko si Alpihaba. Alpihaba! Yung si Pope Damaso na nag-utos kay St. Jerome, 398 AD, Katoliko ba yun o hindi? Sagot ni Real Pihaba, oh, yun, Romano Katoliko yun. Ano daw? Romano Katoliko, 398 AD, may Romano Katoliko na. Anong sinasabi ni Ricky Mikakuta? Magkaiba, tatlo na yan. Tatlo na yan. Sabi ni Roy Tundag, ang nagtatag na Romano Katoliko, si Constantine the Great. Sabi naman ni Ricky Mikakuta, ang nagtatag ng Romano Katoliko, si Pope Gregory. Nako. Sabi naman ni Alpihaba, walang sinasabi ang history kung sino ang founder. Inan nyo, magkakontra. Kanya-kanyang paliwanag, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang kasinungalingan. No wonder, iniwanan to ni Amig Taglinaw. Kasi, ang kakapal mag-claim na may Holy Spirit daw sila. Pero ang mga pinagsasabi, kasinungalingan naman. Ha? Kasinungalingan naman. Ako never ko gagamitin yan. Yung ano na yan. Never ko gagamitin yan kung hindi ako sure sa akin sasagot. At kahit sure pa ako, para tiyak maiwasan ng blasphemy, hindi ko gagamitin yan. Gagamitin ko ang Holy Spirit para back-upan ang aking sagot, sarili kong sagot. Naku, kikilabutan ako niya, natatakot ako doon sa ano? Sa magkasala sa Holy Spirit, natatakot ako doon. Huwag na huwag niyong gagamitin yan. Yung argumentong ganyan. Kung kasinungalingan pala. Ang problema lang sa kanila kasi, hindi nila alam, nasisinungaling sila. Kaya kapag iniinkwentro mo, sa halip na tanggapin na sila'y mali, nag-i-insist pa. Kumbaga, niyayakap nilang mga sinungaling talaga sila. Oh. Ngayon, atin namang sagutin kung tama ba ang kanyang paliwanag. Ating balikan sinasabi ng talata, no? Oh, sa Biblia, etong sinasabi at imbalikan. Sabi ganito, kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Tanong, kaninong karunungan ito? Ha? Ating buksan ang ating Biblia patungkol sa bagay na ito. Wait lang ha, i-prepare ko lang muna yung natin. Yung ating prueba na talagang palpak ang unawa ni Roy Tundag sa bagay na yan. Okay, narito. Saan ko ba na ilagay? Ito. Yan. Ang gagamitin ko referensya, ito sinasabi sa King James Version, The Expositor Study Bible by Jimmy Swaggart. Anong sinasabi rito? Ito. Here is wisdom. This is the wisdom of God. So, ayan pala karunungan na yan. Karunungan ng Panginoon.
Hindi yan karunungan ng Seventh-day Adventist. Let him who has understanding count the number of the beast. Sabi ito, let him who has understanding count the number of the beast. The idea is that it is the number of a man, not of God, which means he will give account to Jehovah. Tandaan niyo ito, King James version nito, hindi ito sa ating Katoliko. Whom he has repeatedly blasphemed. For it is the number of a man, and his number is 666. It is the number of a man, not a kingdom. Nakapagtataka, sa Seventh-day Adventist, ang number na ito, kingdom. Romano Katoliko daw eh. Ha? Not a religion. Hindi siya religion. Not a dispensation. But a man. The number will be 666. So, nasan yung sinasabi ni Troy Tundag na meron doon silang karunungan eh, palpak sumagot? Palpak sumagot eh. So, tapos mag-i-claim, meron kaming karunungan. Karunungan. Eh, karunungan ka karun. Takalak, nagtabi niya. Oh, yung sinasabi niya, may karunungan daw sila. Eh, kung may karunungan, bakit palpak? Kanya-kanya sagot. Oh, diyan. Yan ba ang may karunungan? Yan, yan ang problema. Sana, wag na lang kasing magsinungaling. Alam nyo, ang puhunan ng Seventh-day Adventist para dumami, kasinungalingan. May reklamo kayo? Tawag kayo ngayon. Oh, may number tayo sa screen. Oh, mga Seventh-day Adventist, may reklamo kayo sa paliwanag ko? Tawag kayo ngayon. Hintayin ko call nyo. Kapag tataka, pag live ni Eugene ka po, tumatawag kayo. Pag live ko, hindi kayo tumatawag. Iba naman yan. Ha? Sana, wag, sana tumawag naman kayo. Iparamdam nyo naman sa akin na marunong talaga kayo. Tandaan ninyo ha? Ano daw? Oh, meron bang isa? Meron bang isa? Ang mark of the beast daw ang Sunday worship. Eto. Ang mark of the beast ay tungkol sa pagsamba. Hindi ito lalapat sa iyong balat katulad ng bakuna or microchip. Gusto ni Satanas, siya ang sambahin. Isaiah 14 verse 14, ako ay magiging gaya ng Diyos. Kung kaya't gagawa siya ng sarili niyang araw ng pagsamba, araw na hindi binasbasan ng Diyos, kundi ayon lamang sa tradisyon ng tao. Walang utos sa New Testament to remember the first day of the week, Sunday. Ngunit halos lahat ng Kristiyano, ito ang sinusunod. Kung hindi ito banal na utos ng Diyos, sino ang Panginoon nito? O ayan, iba rin ang kanyang paliwanag. No, magkaiba-iba talaga paliwanag ng Seventh-day Adventist. Pasasabihin nyo, may karunungan kayo. Kailan nyo ito, hindi niya alam. Sabi niya, kung hindi ito ang banal na utos ng Panginoon, sino ang Panginoon dito? Sino ang Panginoon dito? Ating ipakita kung sino ang Panginoon dito. Ito ang Panginoon dito, Mark 2:28. So the Son of Man is Lord of every day. Kasama na dyan ang Linggo. Yan ha, kasama na dyan ang Linggo. Sabi niya, sino ang Panginoon dito? Eh, di yung Son of Man. Eh, sino ba Panginoon sa araw ng Linggo? Wala nga ng mga demonyo. Na nyo? Tapos magkiklaim kayo na meron kayong karunungan, iba-iba mga sagot ninyo eh. Naku, mahiya naman kayo. May karunungan daw. May karunungan. Iba-iba paliwanag. Diba? Ang isang pala tandaan na itong mga kaluluwa nito ng mga Seventh-day Adventist, ligaw na ligaw ni Satanas. Nailigaw. Wal. Tingnan nyo ha. Kanya-kanyang paliwanag. Oh, sino sa kanila? Alfie Haba, Roy Tundag, Blessy Balansag, Edwin Hortaleza, at itong si Jericho Valdez. Sino sa lima ang hindi nakalabag
sa ikawalong utos, huwag kang magbibintang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Sino sa kanila ang di nakalabag dyan? Wala. Bakit? Dahil lahat sila nakalabag. Yan. So, yan ang isang patunay na sinasabi ni Ray Tondag, only the Seventh-day Adventist ang binigyan ng karunungan. Lelang nyo lahat. Ha? Oh, mga Seventh-day Adventist, may reklamo kayo? Tawag kayo ngayon sa live. Hihintayin ko. Pero, sa ngayon, tanungan portion muna tayo. Sige, hintayin natin ha, na tumawag ang mga Seventh-day Adventist evangelist namin ito. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.